sa inyo ang kung ano ang itsura ng Japanese yen at kung magkano ang halaga nito sa Pilipinas. Sa Pilipinas lang po kasi Pilipina ako. Sa ibang bansa hindi ko alam kung magkano ang rate. Pero sa ngayon po, medyo mababa po ang rate niya. Ang tip po ito para malaman ng mga kababayan natin, yung mga gusto magbakasyon dito sa Japan, kung magkano ang rate niya, anong itsura niya, para malaman ninyo at hindi na kayo malito. Ang rate po ng Japanese yen ngayon ay medyo mababa talaga. Nasa mga 39 point something. So, round off na lang natin sa 0.40 para hindi tayo malito kasi medyo mahirap sa mathematics. Kaya gawin na lang natin 0.40 para madali na lang mag-multiply. Okay? So, ngayon, unahin muna natin sa pinakamaliit ang coin muna. So, ipapakita ko sa inyo ito. Ichien. Ito yung itsura ng ichien. Yan. Eh, di kita. Yan. Yan po ang ichien. Itsura ng ichien. Yan. At yan. Ichien, so ibig sabihin sa English, 1 yen. Ang halaga po nito sa Philippine money ay 0.40 centavos. Ito po yung halaga niya. Ang susunod natin na coin ay 5 yen. 5 yen. Ito, guyen. Kung dito, pasensya na at medyo matigas yung Nihongo ko kasi Bisaya talaga. Naku! Ito, 5 yen. Ayan. At ang halaga po nito sa Philippine pesos, Philippine peso ay 2 pesos. Ito po yung halaga niya. 2 pesos. At ang susunod naman natin ay ang yuan. Yuan. Ayan, 10 yen. 10. Ayan po ang itsura niya. Ayan. At ang value po nito sa Philippine money ay nasa mga 4 pesos. 4 pesos po ang halaga nito. Ang susunod naman ay 50 yen. 50 yen. Ayan. Yan po ang itsura ng 50 yen. At ang halaga nito sa Philippine money ay 20 pesos. Sa ngayon, 20 pesos siya. Kasi mura talaga ngayon. Nasa mga 0.40 or 0.39 something. Ito. Tapos meron naman yung piso. Sinasabi nilang piso. Piso-piso. Ayan. 100 yen. 100 din, ayan. Yan po ang itsura niya. At ang halaga nito sa Philippine peso ay 40 pesos. Dito sa Japan, meron dito dati na ano, yung 100 shop na ano, lahat piso. Ito yung gagamitin mo. Kaya lang wala na ngayon kasi iba-ibang presyo na rin ang nandun. So ito, 40 pesos yung halaga nito. At papunta naman tayo sa pinakamalaking halaga ng coin nila. 500 yen. Ito 500 yen. Ito po yung itsura niya. Ayan. Sa mga traveler galing ng Pilipinas, pakitandaan po para hindi po kayo malito kung bibili kayo dito sa Japan. Ayan. Pag nagsishopping kayo, ito. At ang halaga nito kung sa atin, sa Philippine money, ay nasa mga 200 pesos. 200 pesos po ang halaga nito sa Pilipinas. Ayan po. And finally, andito na tayo sa mga bills ng Japan. Ito yung bill, 1,000 yen, 5,000 yen, at 10,000 yen. Tatlo lang siya yung bills ng Japan. Uunahin natin yung pinakamababa. Ito yung 1,000 yen. 1,000 yen kung tatawagin dito sa Japan. 1,000 yen siya. So, ang rate nito sa Pilipinas ay 400 pesos. Yan, 400 pesos po yan. Ayan, 1,000 yen. At ang susunod natin ay ang 5,000 yen. Ayan po itsura ng 5,000 nila. Ayan, 5,000 yen.
5,000 yen. At ang halaga po dito sa Pilipinas ay 2,000 pesos. 2,000 pesos po yan. Ayan. Ayan. Pakitingnan yung itsura niya. 2,000 pesos. At ang susunod ay ang 10,000 yen. Ang sinasabi nila na lapad. Lapad daw, kumbaga sa Pilipinas. Lapad, ibig sabihin 10,000 yen. Ayan, ito yung pinakamalaki na bill dito sa Japan. Bills dito sa Japan. At ang halaga po nito sa Philippine money ay 4,000 pesos. Ito siya. Pakitingin po. Ayan. 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 At yan po ang katapusan ng pagpapakita ko sa inyo ng pera ng Japan. Ngayong buwan na to, open na po ulit ang mga turista sa Japan. So sa mga kababayan ko galing ng Pilipinas, welcome to Japan. Pwede na po kayong magpunta rito. At hindi na masyadong stricto sa mga ano nila, yung sa mga protocols. Pwede na kayong pumunta rito. At sana may matutunan po kayo sa pinakita ko. At enjoy your shopping here in Japan. At ito po ang inyong lingkod, Anna Kayama. Huwag pong kalimutan mag-comment, like, and subscribe. Bye!